Mag-e-export na ng itlog ang Pilipinas sa Taiwan. Ito ay matapos magkulang ang supply nito sa nasabing bansa. Katunayan, umabot sa hanggang 40 pesos ang kada piraso nito. Ang detalye, alamin natin sa report ni Clayzel Pardilla. Rise and shine, Clay. Sa video na ito, makikita ang mahabang pila. Ayon sa Philippine Eggboard Association, kuha ito sa labas ng isang tindahan sa Taiwan. Ang kanilang inaabangan at pinag-aagawan, walang iba kundi itlog. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang tindahan ng itlog sa Taiwan dahil sa shortage o kakulangan ng supply. Kaya ang presyo umaabot na umano sa 40 pesos kada piraso. Ganito rin umano ang presyuhan ng itlog sa iba pang bansa gaya ng France at Hong Kong. Pero kung ganyan ang sitwasyon sa ibang bansa, kabaliktara naman sa Pilipinas. Si Aling Lani, hirap makabenta ng 100 tray ng itlog kada araw. Sobrang tumal, madam. Diyos ko po, sobrang tumal. Kasi dati pinakamababa 7. Ngayon may 4 na may 450. Sa dami ng itlog, kaya mapipilitan talaga mababa kaysa masira. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, bumaba sa 2 piso ang presyo ng itlog. Naglalaro ngayon sa 6 hanggang 8 piso ang medium size na itlog sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila. Umaabot pa yan hanggang 4 piso sa ilang farm dahil sa oversupply ayon sa Philippine Eggboard Association. Bumaba yung production. Lalong mas bumaba naman ang consumption, kaya surplus tayo. Below 4 pesos na eh. Ang tinutok ang feed ng isang manok, halos 5 piso na ang tinutok araw-araw. Eh araw-araw naman, hindi naman nangingitog araw-araw yan. Kaya ibig sabihin, sa feed cost pa lang, lugi na, yung labor pa, electricity and everything. Kaya talagang umaaray na ang nitong nakaraang buwan, nakapag-export ang Pilipinas ng higit 4 milyong itlog. Sabi ng Eggboard, kaya pa itong itaas sa 6 milyon kung tutulungan sila ng DA sa pagpapaluwag ng requirements. Kung export kasi ang dami, yung documentation, kailangan maganda yung formula, panado sa lahat ng test na kailangan ng Taiwan. Yung mga dumal, kaya matagal ang proseso din yan. Halimbawa, certification na wala kang bread flu, na certification na walang salmonella. Ito po, kung ano pa na itutulong nila, syempre, technical. Dahil dito, tutulong na ang DA para maibenta ang sobrang itlog sa Pilipinas sa presyong di malulugi ang mga producer, pero abot kaya pa rin sa international market. Kailangan bumaba ang presyo ng mga taxes and other incidentals pagdating sa export para hindi po kailangan magbagsak ng presyo ang ating producers. Because if that will happen, it will defeat the purpose of opening these export opportunities, di ba? Kasi ang tinitingnan po natin dapat, yung presyo ng ating mga producer dito, pag nag-export po sila, mas maganda ang kanilang kita. Kung sakali, ibebenta sa 5 pesos and 60 centavos ang medium size na itlog, hinihinaan nila baling mababa ang presyo. Ang mahalaga ay maibenta kaysa mabulok. Hinihikayat din ng DA ang mga local government na bumili ng itlog sa mga magsasaka. Iniengganyo rin ang DSWD na bilhin ang nilagang itlog ng ilang kooperatiba na ginamitan ng teknolohiya para di agad mabulok. Mainamaan niya itong pambigay sa mga food pack ng DSWD. Clayzel Pardilla para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.